Hi, welcome back to my channel, Roselle Rig. And today, ang topic ko ay gusto kong makabayad ng utang pero paano? How to pay off your credit card and eliminate debts. Ito yung libro na isinulat ko way back 2014 and it was one of the best sellers in the leading bookstores nationwide. So bakit ba? Bakit parang masyadong maraming Filipinos ang nakaka-relate, no? Kasi parang marami sa atin ang may utang, kaya parang ito yung mga pagkakataon na gusto nating talagang makabangon from our pagkakautang sa ating mga credit cards, sa mga loans, na parang hindi tayo nakakatulog sa gabi kasi nga ang dami-daming bumabagabag sa atin na follow-ups ng mga inutangan natin, follow-ups ng mga deadlines and dues pagdating sa ating mga credit card or amortization. So, inisip ko na parang, okay, it's about time then, no, na magsulat ako ng libro about credit cards or about pagbabayad ng utang. Kasi personally, ako talaga, na-experience ko rin na nung nag-uumpisa pa lang ako sa career ko, yung credit cards, di ba, napakaraming, parang usong-uso na sa offices, o-offeran ka na lang ng credit card. Parang minsan pre-approved, minsan natetempt ka. So, when I was younger and nasa employment ako, yung mga ka-office mates ko, may mga credit card sila. So, sabi ko pa, pwede pala yon. And, you know, nakakatuwa, di ba? Kasi pag credit card, parang instant money eh. Parang nandyan na, swipe ka na lang ng swipe. And, ang sarap ng pakiramdam na nakakabili ka anytime na gusto mong bumili. Punta ka lang sa mall, iswipe mo lang, and instantly, meron ka ng bag, meron ka ng TV, meron ka ng any material things, no, including food or clothes na gusto mong bilhin. So, yun ang delikado. Kapag halimbawa, wala kang control or walang disiplina sa paggamit ng credit card, may kahihinatnan tayo. Hindi tayo makakatulog sa gabi dahil sa wala tayong peace of mind dahil sa marami tayong utang. So, yun ang i-address ng video na ito. Okay, by the way, no, bago ako magpatuloy, kung may mga ilan sa inyo na hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, now is the right time to subscribe. Makikita mo na marami akong ma-share na experiences and tips kung paano kayo mas kumita, mas maging disiplinado pagdating sa pera, or magkaroon ng sariling negosyo, or anything that has to do with education. So, ito yung right channel for you. And I hope that you will like, subscribe, comment, and even press that notification bell para tuwing meron naman akong bagong release na video, mananotify ka agad kayo. So, let's proceed! Ano-ano yung mga pwede mong gawin para mas mabilis kang makabayad ng utang? Okay, una dyan ay huwag mong gamitin ang iyong credit cards. Sakit sa pakiramdam, no? Na parang, ha? Walang credit card, di pwede. Meron nga akong credit card, but hindi ko gagamitin? Sayang naman, di ba? Kasi it was pre-approved, ang taas ng aking credit limit, and nakakakuha ko ng extra points, free popcorn, free this and that, no? May mga discounts, may mga coupons, but hindi ko naman gagamitin? Sayang. So, kung kayo ay namomroblema sa paggamit or sa pagbayad ng credit card, at lalo na kung halimbawa na-experience nyo na maya't maya, halos yung inyong sweldo na pupunta na lang sa pagbayad ng utang or pagbayad ng credit card, then it's about time, huwag mo na siyang gamitin. So, kahit mataas pa yung credit limit mo, kahit ang sarap pa ng pakiramdam, huwag mo na muna siyang gamitin. Iwanan mo yung credit card sa bahay kung ikaw ay lalabas. In fact, yung practice nga, pwede mo na siyang i-cut, ipa-discontinue, and unti-unti mo na lang bayaran kung ano pa yung natitirang utang mo doon sa credit card. So, sanayin mo na yung sarili mo na madisiplina na from now onwards, wala nang credit card. Now, paano ang iyong gagawin? Kung halimbawa wala kang credit card, ngayon puro mga online transactions, 'di ba? Puro mga kailangan na natin na pagbibili ka
online, kailangan ng card. Eh, kung wala kang credit card, paano yun? Okay. Well, sasagutin natin yan, but basically, no, kung wala kang credit card, dapat meron kang debit card. Diba? Or marami na rin ngayong payment options na po pwede mong gamitin or gawin na para ikaw ay makapag-transact online. So, hindi lang credit card ang sagot. Maraming sagot, maraming payment methods, payment gateways na tumatanggap ng other payment, like for example, yun nga, may mga GCash, may other may Paymaya, meron kang mga anything na any online payment methods or options na basta hindi ka gagamit ng credit card, yun lang naman yun. As much as possible, eliminate or try to avoid using credit cards. Okay, next, bayaran sa abot ng iyong makakayanan ang utang kada buwan. So, syempre, huwag kang maglalapse kasi pag naglapse ka, the more na pinapatagal mo yung utang mo, lalo na sa banko, sa credit card, lalo siyang nag-accumulate ng interest, tapos dumadagdag siya ng dumadagdag hanggang sa it becomes a burden. No, may mga ibang kakilala ko na sige, may credit card sila and talagang very religiously, no, binabayaran nila the minute na nag-order or nagbayad sila ngayon, within the month, bayad na rin yon, fully paid. So, okay lang din naman siguro kung talagang super disiplinado ka. But kung ikaw nga ay namomroblema sa pagbabayad ng mga utang, well, at malamang sa malamang nagdi-default ka sa iyong payment due dates, eh, wag na muna. So, ang tip ay kung halimbawang hindi mo na ginagamit si credit card mo, bayaran mo kung ano yung maximum na kaya mong bayaran for this month at huwag kang madidelay para hindi mag-accumulate ang interest. Okay, so syempre habang nagbabawas ka or habang nagbabayad ka ng iyong mga utang, eh dapat din binabawasan mo yung iyong gastos. So, kung dati ang dami mo pang mga frappe o kaya yung mga milk tea. Eh ngayon, tanggalin mo na yan muna habang ikaw ay nagbabayad pa ng utang. Marami kang dapat paglaanan ng iyong pera. Lalo na ngayon, pandemic, no? Medyo talagang taggipit at saka taghigpit ng sinturon. So, para makabawas ka ng iyong utang, ay kailangan mo rin bawasan ang iyong gastos. So, as much as possible, make sure na mayroon kang proper planning or proper budgeting every month para a portion ng iyong kita ay mapupunta sa pagbayad ng iyong utang at hindi ka na magdadagdag doon, plus binabawasan mo rin, sinasacrifice mo rin yung ibang pagkakagastusan mo at ilalagay mo yon sa pagbabayad ng utang. Okay, so hindi lang yon ha. Umisip ng paraan kung paano kikita ng ekstrang pera. Okay, syempre, parang tipid na tipid ka, binawasan mo yung ginagastos mo, minamaximize mo yung kaya mong bayaran sa mga utang mo, pero at the same time, parang kulang pa. Ano naman ngayon ang mga pwede mong gawin or mga pamamaraan kung paano ka kikita pa ng ekstrang pera? Okay, kasi syempre, yung dagdag na income mo, makakatulong yun sa iyong budget at sa iyong mga utang. So, pwede mo ngang planuhin na yung ekstrang kita mo ay mapunta muna sa pagbabayad ng utang. Para naman, once na ma-settle mo na to, makakahinga ka ng maluwag, makakatulog ka sa gabi ng mahimbing kasi walang naghahabol sa'yo na bayaran yung ganito, bayaran yung ganyan, due date na yung ganito, due date na yung ganyan, coupled with all the bills na nandyan yung may Meralco pa tayo, may internet pa tayo, may mga load pa tayo na kailangan, sobrang dami. And plus the fact na napakamahal na nang bilihin ngayon ha. So imagine na lang kung gaano ka burden or kung gaano tayo mabibigatan kung hindi natin talaga isisettle yung ating mga utang. So, isip ka ng paraan kung paano ka kikita ng ekstrang pera. Of course, okay, syempre hindi ka mag-iisip ng sino kaya ang uutangan ko
para makabayad ako sa utang na ganito. So, bawal ka nang mangutang. Huwag ka nang mangutang, please. Dahil una, ayaw mo rin maging pabigat sa iba. Ayaw mo rin naman ding mapahiya kung sakaling ikaw ay i-turn down. So, umisip ka na lang, mag-isip ka na lang. If instead na mangutang, maybe you can ask favor from other people na gusto mong hingan ng tulong. Hindi para utangan, kundi para bigyan ka ng extra work or para bigyan ka ng freelance work or pwedeng ipa-commission sa'yo para ikaw naman ay may ekstrang kita na hindi mo na uutangin or hihingin sa kanila. That would be a better option. Next is keep the momentum. Ano yung keep the momentum? O halimbawa, nakakabayad ka na ng utang. Okay na, parang every month talagang nagde-dedicate ka na doon ng iyong sweldo, talagang may extra income ka, nilalagay mo doon sa utang mo, and parang ginagawa mo na yon. Ngayon, pag nakaramdam ka na, ay, medyo nakakabawas na naman ako ng utang eh. Teka muna, paggamit nga muna ng credit card ulit kasi gusto ko man lang masayahan or gusto ko man lang may bilhin kasi nakasale yun eh. Anyway, nakabayad na naman ako, nakabawas na ako ng utang, baka po pwede naman kahit konti lang dito. No, keep the momentum. Ibig sabihin, idire-diretso mo lang, keep the discipline. Huwag kang hihinto until such time na ma-clear out mo talaga ang iyong utang, ang iyong mga credit card na credit card debts or loans. So kailangan mo dire-diretso, keep the momentum na ikaw ay nakakabayad every month and yung talagang budget na nakalaan doon ay para doon lang and do not incur further credits or utang. Bawal ka nang mangutang muna sa ngayon, please. Kasi lalo na kung ito ay hindi super urgent, hindi ito matter of life and death, and ito ay talagang nasanay ka lang na gusto mong laging may inuutangan or gusto mo lagi na meron kang pera on your pocket. No, kailangan mong maging disciplined na kung wala't wala, you have to produce extra income in order for you to pay up your debts and at the same time keep the momentum, keep the discipline para ipagpatuloy hanggang sa ikaw ay fully makabayad and you'll realize later on na ang sarap pala ng pakiramdam, no, na wala kang utang, na kahit may pandemic pa, parang you're free. You're free and ikaw ay isang tao na kaya mong matulog with peace of mind sa gabi dahil wala ka nang iintindihin na bigat sa balikat mo. Instead, ang pagkakaabalahan mo noon ay kung paano naman magkaroon ng savings, paano mag-invest, paano magkaroon ng negosyo, and hindi na para magbayad ng utang. So make sure na ma-settle muna ito bago, kumbaga, para for a brighter future for you. This is for you. Para sa'yo to. So, keep the momentum. Then, maging wise sa paggastos ng pera. Okay, for example, di naman lahat talaga ibabayad natin sa utang, no? Talaga may matitira for our expenses, for our monthly budget para sa sarili natin. So, kung ikaw ay may nakalaan na budget for yourself, for your clothing, for your food, make wise decisions. Yung tipong kung kaya mong tipirin, mas tipirin mo pa. And without sacrificing naman your health, no? Baka naman, di na ako kakain, puro delata na lang, puro noodles na lang para makabayad ako ng utang. At the end of the day, baka naman masacrifice yung health mo. But there would be options na bakit hindi ka kumain ng gulay, prutas na masustansya, and yet mura lang naman. Kumbaga, ano ba yung equivalent ng pagbili mo ng delata, ng noodles, kumpara doon sa pagbili mo ng isang tali o talbos ng kamote or kangkong. It has to be nutritious at the end of the day kapag dating sa pagkain. But at the same time, take care of your health and isipin mo rin yung balance na po pwedeng baka dito magkasakit ka naman pag halimbawang super
sobrang gusto mong kumita ng pera para makabayad, hindi ka na natutulog, hindi ka na nagpapahinga, super stressed ka na, baka naman hindi pa enough yung kinita mo pag ikaw ay nagkasakit, pambayad sa pagkakasakit mo. So, try to balance things, and ito naman, ang goal lang naman natin talaga ay magkaroon ka ng discipline na dire-diretso ang pagbabayad ng utang para ikaw ay maliberate mo na yung sarili mo pagdating sa mga bagay na yan. So, maging wise sa paggastos ng pera. Paano naman kung halimbawa ang utang mo patong-patong, iba-iba, may utang ka sa kamag-anak, may utang ka sa kaibigan, sa credit card, may loan ka, may housing mortgage ka, lahat na lang, no? Lahat ng klase ng utang meron ka. Ngayon, paano mo ba dapat sinusolusyonan yon? Or alin ba yung dapat mong unahin na bayaran? Now, ang gagawin mo kasi, number one, exercise. Okay, number one, no, kuha ka ng yellow pad or any paper and ilista mo lahat ng naiisip mong utang mo. Maliit na utang, malaking utang, mga mortgage, loans, anything, no, kahit utang sa kamag-anak, utang sa anak, or kahit saan. Utang sa magulang, ilista mo lahat. Kasi unang-una, di ba, akala mo, kumbaga, maraming tayong narinig, uy, nutangan ako, tapos hindi na makaalala, nakalimutan na niya yung utang niya sa akin. Actually, hindi naman natin nakakalimutan kung may utang tayo. Hindi natin nakakalimutan yon. Sinasadya lang nating maging, alam mo, parang careless or carefree, basta nakautang tayo, parang wala nang intensyong magbayad yung iba. No, kaya ang payo ko rin, by the way, ha, kung sakasakaling may umuutang sa inyo, hindi ko ina-advise talaga na magpautang. Okay, hindi ko ina-advise kasi magkakasamaan lang kayo ng loob kapag maniningil ka na. Okay, kapag may uutang sa iyo at gusto mo siyang bigyan ng pera o gusto mo siyang pagbigyan, make sure na yung ipapautang na halaga mo, amount na 'yon, ay maluwag sa loob mo, maluwag sa dibdib mo na po pwedeng bigay na lang yon. Good kung magbayad siya, pero kung hindi siya makabayad for whatever reason, una, kung dahil sa tatakbuhan niya yan, pangalawa, kung walang-wala talaga siyang pambayad, pangatlo, kung dinidelay niya or anything, or baka may other emergency siya, whatever the reason is, ikaw na may gusto mo makatulong sa kanya, sige, pwede mo siyang bigyan na lang ng pera. Na yung pera na hindi masakit sa bulsa mo kung hindi man niya ibalik sa'yo or hindi ka man niya bayaran. That's the rule of the thumb, no? Ngayon, kung wala ka rin talagang, kumbaga maiinis ka pag hindi siya nakabayad o kaya talagang magagalit ka at magkakasamaan lang kayo ng loob, eh huwag mo na lang siyang pautangin from the very beginning. Bigyan mo na lang siya ng option or ng way na siguro, o pasensya ka na kasi talagang gipit din kami o wala din talaga ako o sakto lang ito para sa amin and pinagkakasya ko lang. So, kung halimbawang matutulungan kita sa ibang paraan, sa paghahanap ng trabaho o paghahanap ng extra income, po pwede kitang tulungan. Or, pwede rin naman na meron akong, actually, yung inuutang mo na 5,000, wala ako niyan eh, pero eto meron akong 500 lang. Eto lang yung kaya kong ipautang sa'yo. At the back of your mind, pwede mo sabihin kahit nabigay na to sa'yo, okay lang. So, kasi hindi ka masasaktan na kung sakali nga na hindi siya makabayad sa halagang 500, eh okay na lang din sa'yo kasi tulong mo na lang sa kanya. I think that's it, no? Kumbaga, parang para ma-preserve nyo yung inyong friendship, yung pagiging magkumpare, magkumare, magkaibigan, eh, wag mo nang pautangin. Or, bigyan mo na lang kung ano yung kaya mong ibigay sa kanya. Okay, pero, okay, going back. Unahing bayaran ang utang na may pinakamataas na interes. Sabi ko nga sa inyo, ilista nyo lahat ng mga dapat mong bayaran. Yung mga tipong akala mo nakalimutan mo na, pero hindi mo talaga nakalimutan yun, ilista mo na. Kasi hindi ka rin naman makakatulog sa gabi. Hindi ka makaka-move on kapag alam mong may utang ka pa sa ibang tao. And, you know, you're doing them an injustice kapag hindi mo sila binayaran. At you're doing yourself an injustice na paano mo maaatim na
talikuran yung mga obligasyon or utang mo. So, hindi baka hindi ka lalong hindi ka magpo-progress niyan kung tatakbuhan mo yung mga utang mo diyan. Kasi syempre, habulin ka ng karma. Okay, so ang gawin mo ay ilista mo at pagkalista mo, hanapin mo doon, ilagay mo alin yung mga urgent na kailangan bayaran. Alin yung mga hindi masyadong urgent or alin yung may mataas na interest na talagang pag hindi mo to nabayaran, ito na dagdag ng dagdag ng dagdag ang interest. So, yung may pinakamataas na interest, yun ang una mong babayaran. And then the rest, pwede mo silang kausapin. Okay, for example, kamag-anak, kaibigan, or kakilala mo na inutangan mo. At hindi naman talagang, kumbaga parang mapapakiusapan mo, pasensya ka na, ito nilista ko, may utang pa ako sa yon 2,000 o 2,500. Hindi ko to mababayaran kaagad kasi isisettle ko muna yung ibang utang ko. Po, pwede ko bang hulug-hulugan sa'yo, like halimbawa 200 or 500 every payday. Kasi gusto ko ding makabayad sa'yo, yun nga lang, hindi ko makayang bayaran ng buo. So, I'm sure na kapag ako yung inutangan mo or ako yung nakatanggap ng ganyang pakiusap, na alam kong willing kang bayaran, it's just that, gipit ka ngayon, pero ito na, meron ka ng schedule of payment sa akin na 500 every payday, eh baka papayag na ako. Kasi ang importante naman sa inutangan ay meron kang kusa, hindi ikaw yung hinahabol pa, huwag kang magpahabol na tinatakbuhan mo, tinataguan mo, wala sa bahay, wala sa ganito, nagbago ka na ng FB account kasi ang dami mong utang. Huwag ganon. Okay, it will catch up on you, so huwag na. Kumbaga, ikaw na ngayon ang makiusap doon sa mga pinagkakautangan mo. O kumare, kumpare, pasensya ka na, hindi ako makabayad. Baka by next year pa ako makabayad, pero ito yung plano kong schedule ng payment sa'yo. So sa January, 500. Sa February, another 500. And then sa March, ito another 300 and ganito. So meron ka ng plano talaga para sa kanila. And make sure na kapag may plano ka rin naman, eh, susundin mo. Kasi yung words mo dyan, yun din yung gusto nating yung parang i-practice na from now onwards na you keep your words. Okay, kasi pag sinabi namang babayaran ko 500, kada, hindi ka na naman nagbayad. Tapos sinisingil ka na naman kasi umaasa naman yung tao. Eto na naman, ay kasi ganito, ganyan, dami mo na namang alibay. So, hindi ka na pagbibigyan next time. And yung words mo, parang damaging dun sa image and dignity mo and personality mo. So, lalo na kung ikaw, for example, ay nasa isang profession. Like, basta professional ka o nasa isang pinangangalagaan mo yung career mo. Tapos ganun ang impression sa'yo, eh, sayang. So, walang amount ng pera ang makakatumbas dun sa dignidad na meron ka pagdating sa pagbabayad sa utang at pagdating dun sa pag-keep ng iyong words. So, as much as possible, pakiusapan mo, ikaw na lumapit sa mga pinagkakautangan mo at sabihin mo na ito po yung schedule ng aking pagbabayad sa iyo, huwag kang mag-alala, babayaran ko to, tas ito po yung naka-plot sa akin. So, but the time na dumating na yung oras na kailangan mo magbayad sa kanya, meron ka talagang nandoon na amount na dedicated para sa kanya. Para doon bayaran ang iyong mga utang. Okay? Okay. Huwag mong isakripisyo ang mga bagay na gustong-gustong gusto mo. Okay? May mga bagay kasi talaga na, for example, talagang kinikrave mo. Konti, maliit lang naman na bagay. May favorite soap ka. Na yun lang talaga yung gustong-gusto mo. So, hindi mo na ba siya bibilihin kasi wala kailangan mo ibayad ng utang? Pero dahil maliit lang naman itong amount na to at ito ay yung para makakapagbigay sa'yo ng relaxed feeling, pwede mong pagbigyan yung sarili mo doon. Kasi hindi mo naman ito uutangin pa ulit at hindi mo naman, isama mo na siya sa budget mo. So, yung budget na yon siguro mag-cut ka sa ibang bagay. Like, for example, yung Meralco bill mo or yung
mga Sky cable mo, baka pwede mo nang mas pababaan, i-downgrade, or mas matipid sa mga ilaw, kuryente, and all, para mabili mo lang itong mga bagay na gusto mong para sa sarili mo and will make you feel more motivated para mas kumita pa ng pera, para mas makabayad pa sa iyong mga pinagkakautangan. So, yun, bigyan mo naman ng konting pleasure yung sarili mo. But small things na magmamatter sa iyo, like siguro ice cream every week, or probably a good snacks sometimes once a week, ganyan, or again a good soap for your face, eh mga ganung bagay. So what is it, and again, no, give yourself, ito na yung parang pinaka pat on your back na a reward after paying them. So, meron kang something na parang nakakapagpasaya sa'yo at the end of the day. Next. Okay, ito naman, no? Actually, itong book na to, medyo mahaba or maraming topics, and consider this video as just part one. Magre-release pa ako ng mga other series nito on how to pay up your debts and paano ka makawala or maliberate from your utangs. Okay, so itong another portion na i-discuss ko is paano makadagdag kita pambayad sa utang. Na mention ko kanina, no, na syempre kailangan mong humanap ng mga pagkakakitaan or extra income para ikaw naman ay merong pandagdag sa pambayad ng utang. So, ano-ano ba yon? First, you can sell things you don't need. Okay. Start decluttering. I'm sure sa bahay ninyo may mga bagay na hindi ka na ginagamit for like 1 year or more na nakatambak lang dyan na baka po pwede mong ibenta sa iyong mga kaibigan, sa FB. And you know, yung magagenerate mong funds doon or pagkakabentahan doon ay ibabayad mo sa utang. So, isa yon. Next, meron kang mga hobbies na alam mo, like for example, playing piano or organs or math tutorial. Baka pwede mo itong i-monetize. Ibig sabihin, pwede ka mag-offer ng online classes, pwede ka mag-offer ng piano lessons, pwede ka mag-offer ng tutorial services. Whatever it is, baka yung iyo, like for example, kung mahilig ka sa arts, sa crafts, baka pwede mo siyang ibenta para ikaw naman ay may kita na pandagdag nga sa pambayad ng utang. Next is, maari ka maghanap ng part-time job. Syempre ngayon, yung part-time job would be more on the online part-time jobs. Like virtual assistants, kanya. Siguro pag dumating na yung normal, back to normal na tayo, and pwede na tayong, mag-socialize and lumabas sa labas, no? Without worrying about the pandemic or the virus, then po pwede kang mag-part-time sa isang salon or mag-part-time sa teaching job or whatever, no? Basta ang goal is for you to find part-time jobs, whether online or offline, and to earn more para, again, pambayad sa iyong utang. Next would be, think outside the box when you are paying your own debts. Again, no, ito yung pag, ibig sabihin, parang kung halimbawa, may mga, saang bagay ka ba magaling? Saang bagay ka ba parang, well, of course, dapat legal, no, na pagkakakitaan mo, na alam mong yun ng expertise mo or yun yung gusto mong gawin at doon ay medyo kikita ka. Ano-ano yung mga bagay na yon? You have to list down, and you, thinking outside the box, eh, yun mga tipong hindi mo pa nagagawa but you know you're good at it and you know you may want to try it. Basta isipin mo na lang na ito ay dapat legal, and kung sakasakaling ito ay putting up a business, make sure na kung ikaw ay magne-negosyo, ito yung hindi dapat malaki ang kapital. Ibig sabihin, you can start small or
make sure na hindi ka mag-i-incur ng additional utang para ikaw ay makapag-start ng something new or makapag-start ng iyong negosyo. Which leads me to the next slide. Start a family business na hindi nangangailangan ng malaking kapital. So, kung sakasakali na gusto ninyong pamilya na magkaroon, for example, ng isang bakery or isang karinderya or mag-bake kayong mag-ama, mag-nanay ng pwede ninyong ibenta like may cookies or desserts or anything, eh baka pwede nyo nang umpisahan pero make sure na hindi nyo ito paglalaanan ng napakalaking kapital na kailangan nyo pang utangin at kailangan nyo pang hiramin or i-loan ulit para lang makapag-start. So, take note na kung kayo ay magne-negosyo, mag-negosyo ng sakto lang yung kapital, yung kung ano yung meron ka lang at yun ay paparodyohin mo, start small hanggang sa ito ay lumago. Okay, so those are my tips. Pero ngayon, yun ay part 1, no? Ibig sabihin, pwede mo pang abangan yung aking part 2 and marami pa akong i-discuss kung paano makabayad ng utang. But for the meantime, sabi ko nga sa inyo, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, this is the time na mag-subscribe na kayo. And tutulungan ko kayo kung paano ninyo mababayaran ang inyong utang at kung paano kayo makakaangat-angat sa buhay financial, no? And at the same time, you know, share with you some knowledge and wisdom pagdating sa money, business, and anything that has to do with education. So like, subscribe, click the notification bell. My YouTube channel is Rosel Rig. Thank you very much and see you soon!